ulit. Magandang gabi sa inyong lahat, mga kapatid. Welcome ulit sa ating Happy Family Forever Seminar. Bago natin awitin ang ating team song ngayong gabi, ay iba sa inyo ay nagtatanong tungkol sa ating pamilya. Kaya bago natin awitin ang ating team song, nais ko lang pong ipakita sa inyo ang pictures ng ating family. Okay? Nakikita ninyo sila. Thank you.
sa ngayon ay na-memorize na ninyo itong ating theme song. Kagabi ay ating pinag-aralan ang tungkol sa paghiwalay. Paano natin maiwasan ang paghiwalay? How to prevent separation? At ating natutunan kagabi, mga kapatid, na tulad sa pag-asawa, ang panukala ng Diyos tungkol sa araw ng Sabat at sa kanyang bayan ay hindi rin maaring hiwalayin. At ang araw ng Sabat ay patuloy nating ipagdiwang hanggang sa bagong langit at sa bagong lupa. At anong araw yung araw ng Sabat? Ikailang araw ng Sanlinggo? Ha? Ikapitong araw. Anong araw yun? Sabado ang tawag ngayon. Ito ay aking inuuli. Bakit? Alam ko na sa ibang mga paaralan ngayon ay itunuturo sa mga estudyante na ang unang araw daw ng Sanlinggo ay Lunes. Yun ang itunuturo ng ibang mga teacher ngayon eh. Pero pag tingnan natin sa mga diksyonaryo, sa mga encyclopedia, mababasa natin, mga kapatid, ang unang araw ng Sanlinggo ay Linggo, Domingo. At kung magsimula sa Linggo, saan magtatapos? Sabado. Kaya nga, ang pangalang Sabado, ibig sabihin sa English ay Sabat, sa Portuguese ay Sabaton, ibig sabihin sa Griego, Shabaton, yun mga kapatid, ay translated sa salitang rest or araw ng pahinga. Yun ang ibig sabihin ng salitang Sabado. Ngayon, ang ating pag-aralan, Inseparable Sweethearts. At atin itong simulan sa pamamagitan ng isang kwento tungkol sa mag-asawang si Timothy at si Tilda. Ito si Timothy, mga kapatid, ay ipinanganak siya sa isla ng Caribbean ng Barbados noong inirelisize 1895. Pagdating ng isang taon ang kanyang gulang, sila ay lumipat doon sa British Guiana sa South America at nag-aral siya sa Caribbean Union College sa Trinidad and Tobago sa Inter-America, sa Central America. Habang sila nag-aral doon sa Caribbean Union College, ngayon ay Caribbean Union University, siya ay nakakita ng isang magandang babae na taga Guyana na ang pangalan ay si Tilda. Sa may sinsalita, sila ay nagkasundo, sila ay naging magkasintaan. Ang panukala ni Timothy sa kanyang buhay ay siya ay maging isang matagumpay na doktor. Kaya, noong siya ay lumaki na, pagkatapos niya nag-aral sa Caribbean Union University, siya ay lumipat sa Amerika at nag-aral siya doon sa Andrews University sa Michigan and later on moved to Loma Linda University sa Loma Linda, California. Ngunit, sa kanyang second year, sa kanyang medical school, noong May 16, 1959, nagkaroon ng isang trahedya sa kanyang buhay. Habang siya ay nagmamaniho sa Highway 10, siya ay binangga ng isang sasakyan at siya ay naging lumpo. Napakaseryoso ng kanyang kondisyon. 2 vertebrae sa kanyang likod at sa kanyang cervical spine ay nabasa at dahil doon siya ay naging paralyzed galing sa kanyang leeg hanggang sa kanyang mga paa. At dahil sa hindi na kanya magamit ang kanyang mga kamay at kanyang mga legs, no? He became a quadriplegic for the rest of his life. Alam niyo, ang kanyang makakilos lamang, kapatid, ay ang kanyang ulo at tatlong daliri. Ulo lang at tatlong daliri. Lahat ay paralyzed. Wala na. Ngunit, bagamat ganyan ang kanyang kalagayan, mga kapatid, siya ay matalino pa rin.
During the next 10 months, nagkaroon siya ng rehabilitation sa New York at doon tinuruan siya kung paano gamitin yung kanyang tatlong daliri na kumikilos pa. Ayun, ang tanong, what enabled this ambitious youth to cope with such a devastating calamity? So ating tingnan mga kapatid ang apat na sikreto nitong magkasintahang si Timothy at si Tilda kung ano ang kanilang sikreto bakit sila ay hindi pwede maghiwalay. Una, ang kanilang pananampalataya. Lalo na mga kapatid si Timothy. Bagamat ito ang nangyari sa kanya, siya ay may malaking pananampalataya sa Diyos. Maraming mga tanong sa kanyang isipan. Bakit? Nasaan kaya ang Diyos nung nangyari ang itong aksidente? Bakit pinayagan ng Diyos na ito ay mangyari sa kanya? Huh? Itong klaseng Diyos ay maaari pa bang, can I still trust this kind of a God who allowed this tragedy to me? Ngunit, bagamat yun sana ang mga tanong na dumating sa kanyang isipan, mga kapatid, at sana siya ay maging desperado at maging desperado, ngunit si Timothy ay hindi yan ang kanyang pinuntahan. Ano? Siya, instead of being in despair, tinanong niya ang kanyang sarili at sabi niya sa kanyang sarili, tulad kay Haring David, sa mga awit 42:11, bakit ka nang lulungo o kaluluwa ko at bakit napabagabag sa loob ko? Umasa ka sa Diyos. Yun ang kanyang pinanindigan, ang kanyang pag-asa sa Diyos. Despite his calamity, he could say with the Job, with Patriarcha, who? Nitong mabasa natin sa Job 23:10. Ngunit nalalaman niya ang daang aking nilalakaran. Pagka kanya nasubok ako, ay lalabas akong parang ginto. Bagamat siya ay isa ng lumpo, mga kapatid, na naptili pa rin malakas ang kanyang pananampalataya, matibay ang kanyang pananampalataya sa Panginoon. Kaya ano ang ginawa ni Tim? Ano ang ginawa ni Tim, mga kapatid? Siya ay nagkaroon ng matibay at malakas na pananampalataya. Una at higit sa lahat ay sa Diyos. Pangalawa, nagkaroon din siyang tiwala sa kanyang sarili. Ito ay mahalaga rin. He had faith and confidence in himself. He used his mind power. Bagamat siya ay paralisado na, lumpo na siya, galing sa kanyang leg hanggang sa kanyang mga paa, ginamit pa rin ni Timothy ang kanyang utak. Pinakilos niya ang kanyang utak dahil sa malinaw ang kanyang pag-iisip. So, alam ninyo mga kapatid, ang ating mind, the power of the mind is very powerful, is very strong. The power of the mind is very strong. You know, kung minsan iniisip natin, pag mahina ang ating isipan, walang mangyayari. Pero ginamit niya at kinikilala ng Diyos. Alam niyo, kinikilala ng Diyos ang kapangyarihan ng ating isipan. Genesis 1:16. Naalala ninyo pagkatapos ng alaw, pagkatapos ng baha, anong nangyari? Nagpatayo ng tore ang mga tao, nagpatayo sila ng tore, iisa lamang kanilang salita, iisa lamang kanilang wika. Ano ang sabi ng Diyos? At sinabi ng Panginoon, narito, sila'y iisang bayan at silang lahat ay may isang wika. At ito ang kanilang pinasimulang gawin. Nakita ng Diyos, nagpatayo sila ng tore na napaka, very, very high tower, reaching up to heavens. At ngayon, ang sabi ng Panginoon, walang makakasawata sa kaanumang kanilang balaking gawin. Kung ano ang aabot, darating sa kanilang isipang gawin at yun ay magagawa nila, mga kapatid. Napakapangyarihan po itong ating isipan. Kaya yun ay ginamit ni Timothy. Timothy made up his mind. He would still become a doctor. Bagamat lumpo na siya, nagdetermine pa rin siya magiging isang matagumpay na doktor.
That is my power. Ginamit niya ang prinsipyo na pinagtayuan ni Apostol San Pablo. Ang sabi ni San Pablo, lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. Sa pamamagitan ng lakas ni Kristo, sabi ni San Pablo, makakaya kong gawin ang lahat ng mga bagay. At pangatlo, merong pananampalataya siya at pananampalataya ng kanyang sariling pamilya. Ang tatay ni Timothy ay isang ministro. At bagamat ito ang nangyari sa kanya, minahal niya sila, nila siya, kanyang magkaibigan, sila ay may tiwala pa rin, nanampalataya pa rin sila sa Panginoon, at sila ay umaasa pa rin ay, na mayroon pang magandang kinabukasan si Timothy. So una, pananampalataya. Pangalawa, aksyon. Kilos. Kung minsan, mga kapatid, malaki nga ang ating pananampalataya. Meron tayong tiwala. Ngunit, hindi natin ito pinagsasamahan ng kilos. Even if we have faith, if we do not move, nothing will happen. Huh? Like for example, kayo ay isang gutom. Gutom kayo. Andiyan ang bunga sa bunga ng bayabas. Hinog. Malulutas ang inyong gutom kung kayo ay kikilos. Kukunin, aabutin mo yung bayabas. Pero kung maghintay ka lang na mahulog yung bayabas sa inyong bibig, may mangyayari ba? Wala. Ito ang ginawa ni Timoteo. Ano ang kanyang ginawa? He acted. No? Believing he could still do something, Timothy applied again at Loma Linda University Medical School to be readmitted into the medical program. Maraming mga katanungan. Marami ang diskusyon. Ngunit sa bandang huli, siya ay pinayagan na rin magpagpatuloy. So his faith went to work, he labored, he studied, at noong Hunyo 3, 1963, bagamat siya ay lumpo, siya ay nakatapos sa kanyang pag-aaral bilang isang doktor. Can you imagine that? Nothing is impossible. Today, he is working at a 1,500-bed medical center in the University of Southern California in Los Angeles. One time, I went to the hospital. I wanted to see him personally because I have told the story of Timothy and Delta around the world, in many countries of the world. I have told this story. Unfortunately, I did not have any appointment, so I was not able to see him. He was not in his clinic. So, number one, pananampalataya. Pangalawa, kilos. At pangatlo, na kanilang prinsipyong ginamit ay itong tinatawag na loyalty. Ano kaya sa Tagalog ang loyalty? Ha? Katapatan. Yan, mga kapatid. Siya at ang kanyang kasintahan, sila ay nanatiling tapat. Balik tayo kay Tilda. Anong nangyari kay Tilda? After finishing from Andrews University, she trained at Hillsdale School of Nursing in Illinois at naging orthopedic nurse siya. Ngunit sa kanyang isipan, mga kapatid, ay parang merong digmaan. Naging battlefield ang kanyang isipan. Ano ang gagawin ko nitong si Timothy? Bagamat matagal na silang hindi nagkita, wala na silang communication, ngunit sa kanyang isipan, ako ay may pangako sa kanya at siya ay mayroong pangako sa akin. Ano ang aming gagawin? Maraming naliligaw sa kanya. Siya ay maganda. Siya ay matalino. Kaya maraming naliligaw. Finally, noong 1969, 10 taon matapos ang aksidente, sila ay sa unang pagkakataon, sila ay nagkita. Sila ay nagkausap. It was a very, very nostalgic meeting. For the first time, they had conflicting emotions, but she was able to manage. So, bagamat matagal silang naghiwalay, si Telda ay hindi tumanggap ng kahit sino mang nanliligaw sa kanya. Tapat
pa rin siya sa kanyang pangako tulad din sa kay Timothy. So, number one, pananampalataya. Number two, sasamahan ng kilos o gawa. At number three, ay katapatan at ang pag-apat na prinsipyo mga kapatid na kanilang pinagtayuan, pinaninindigan ay ang pag-ibig. Maraming mga tanong sa isip ni Tilda. Ngunit isang araw, siya ay nagpasya. Kung si Timothy ay sasabihin niyang gusto niyang ako ang kanyang maging asawa, ito ay aking tatanggapin. Siya ay aking magiging asawa. So Timothy, one day, gathered enough courage to us, and Tilda collected the courage to give an affirmative answer, and finally, on June 28, 1981, sila ay ikinasal. Wow! Wedding bells! They finally got married. Today, almost 3 decades later, their love still lives on. At kapag tinatanong si Tilda kung ano ang kanyang nararamdaman kapag kasama niya ang kanyang asawang lumpo, ito ang sabi niya, "Timothy is a special person and I feel no embarrassment. Ako'y hindi nahiya kahit anuman ang kalagayan. Whatever in public, when he sits in his wheelchair and I stand by his side, I have always been faithful to him and I ever will be." Isn't that something? Inseparable sweethearts. Mga kapatid, ang inyong pagmahalan, kayong mga mag-asawa, ganun din ba ang inyong katapatan sa inyong mga mahal sa buhay? Ito'y nagpapaalala sa atin mga kapatid sa isang awit ng pag-ibig na nakasulat sa Biblia. Ito ay sulat ni San Pablo at tungkol sa pag-ibig. Ano ang sabi ni San Pablo tungkol sa pag-ibig? Ano ang kaugalian, katangian ng pag-ibig mga kapatid? 1 Corinto 13, 4-8 at saka 13, ang sabi ni San Pablo, ang pag-ibig ay mapaghinuhon. Mapagpahinuhon. Love is patient. Ang pag-ibig ay may magandang loob. Lahat ay binabata, lahat ay pinaniniwalaan, lahat ay inaasahan, lahat ay tinitiis. Ang pag-ibig ay hindi nakukulang kailanman. Datapuat ngayon na natili ang tatlong ito. Ang pananampalataya, ang pag-asa at ang pag-ibig. Ngunit, anong sabi niyo sa Pablo? Ano ang pinakadakila sa lahat? Ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Mga kapatid, ngayong gabi ay nais ko dagdagan ng isa pang kwento. There is another love story of two inseparable sweethearts na nais kong ikwento sa inyo ngayong gabi. Ang pangalan ng lalaki ay si Mr. Long at ang pangalan ng babae ay si Miss Grace. Kung sa ating Tinagalog, sa ating Tagalog, ang pangalan ng lalaki ay si Mr. Kautusan at ang babae ay si Mr. Miss Biyaya. Okay. Grace. Ayan. Tingnan natin kung ano ang relasyon ng kautusan at ng biyaya. Alam niyo, may mga kaibigan kong nagsasabi na ang kautusan at ang biyaya ay hindi pwedeng pagsamasamahin. Hindi sila compatible. Law and grace daw ay incompatible. Ngunit titingnan natin ngayong gabi na sa halip na sila ay incompatible, actually, they are inseparable. Sila ay hindi pwede hiwalayin. Titingnan natin. Ano ang mga prinsipyo na sinunod nila? Si Timothy at si Tilda, bagamat sila ay nagkakaiba sa isa't isa, ngunit na they needed one another. Kinakailangan nila ang bawat isa. In love with each other, they are sweethearts forever. Gayon din po sa kautusan at sa biyaya. They are different. Nagkakaiba sila. Ngunit,
kinakailangan nila ang bawat isa. They love each other, live together, they are sweethearts forever. Ngayon, ano ang mga prinsipyo na kanilang sinunod? Just as the love affair of Tim and Telda was guided by four precious principles, at ano yun? Pananampalataya, kilos o kama, katapatan at pag-ibig. Ganon din po ang relisyon, ang kaugnayan ng kautusan at ng biyaya. So, sumunod sila sa apat na unshakable principles. What are these principles? Titingnan natin. Let's examine the relationship of law and grace. Una, prinsipyo ko din. The principle of impotence. Ano yan sa Tagalog? Walang kapangyarihan. Impotence. Walang magagawa. Anong ibig sabihin yan, mga kapatid? First, we need to look at the law. Titingnan natin ang kautusan. At itong kautusan, mga kapatid, ay mababasa natin sa sulat ni Moises sa Exodo 20:3-17. At ito ay tinatawag natin ngayong 10 utos. Titingnan nga natin. Itong 10 utos, ano po ba ito? Nasaan po ba ito nakabase? Ang 10 kautusan, mga kapatid, ay nakabase sa prinsipyo ng pag-ibig. Bakit? Ang pag-ibig ay siya ang pundasyon ng pamamahala ng Diyos. At ang kanyang 10 kautusan ay nakabase sa pag-ibig. Ngunit ang 10 kautusan, mga kapatid, ay nahati sa dalawang bahagi. Dalawang bahagi ang 10 utos. Kaya binigay ng Diyos sa dalawang... Tapyas. Dalawang tapyas ng bato. Okay? Two tables of stone. Okay? Doon, bakit? Dalawa. Ito, ang unang bahagi ay tumuturing tungkol sa ating pag-ibig sa Panginoon, pag-ibig sa Diyos, at ang ikadalawang bahagi ay ating pag-ibig sa ating kapwa-tao. So the two parts of the Ten Commandments, love to God and love to fellow men. Tingnan nga natin, paano natin, mga kapatid, maipakita ang ating pag-ibig sa ating Panginoon? Ang unang utos ay nagsasabi, thou shalt have no other gods before me. Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos. Iisa lamang ang Diyos sa langit. So if you love God, kung kayo ay umiibig sa Diyos, kung inyong iniibig ang Diyos, mga kapatid, ano ang sabi? Huwag kayong umibig ng ibang Diyos. Maraming Diyos-Diyosan. Kaya yun ang walang otos. Pangalawa, thou shalt not make unto thee any graven image. Huwag kayong magkaroon ng mga larawan. Huwag kang gumawa ng anumang larawan ng kahit anong bagay na nasa langit, nasa ibaba ng lupa, nasa tubig, kahit ano, bituin, anghel, tao, isda, hayop, ganun. Kung huwag kang gumawa ng mga larawan, image, graven image, imahin, mga kapatid. Pinatutupad ba ito ngayon? Lahat ng reliyon ay nagpapatupad dito. Ang unang utos pinatutupad. Ang pangalawang utos tungkol sa mga larawan ay pinatutupad din. Bakit? Kahit ang ating mga kaibigan, ating mga kapatiran na may mga larawan, tanongin ninyo,
kung ito bang mga larawang ito ay kanilang sinasama. Sabi nila hindi. Kasi pangalawang utos yan. Huwag sumamba sa kahit anumang larawan ng kahit anong bagay. Kaya tinutupad. Pangatlo, huwag ninyong gamitin ang pangalan ng Diyos in vain. Ano yun? Ha? Sa walang kabuluhan. Eh kung minsan nakatapak ng malumi, sasabi, Diyos ko! Kung minsan nagiinuman, babanggitin ang pangalan ng Diyos. At ito pa, higit sa lahat, mga kapatid. Nagdadala ng pangalan Kristiyano, ang pangalan ni Kristo ay dinadala, ngunit ang ugali ay iba. Ayan! That is using God's name. Pero pinatutupan pa itong pangatlong utos? Pinatutupan. Pangapan, tungkol sa paglilihi sa pangilin ng araw ng Sabat. Yan ay parang questionable sa iba. Ngunit kagabi at sa nakaraang dalawang gabi, nalaman natin galing sa Biblia na ito ay kailangan ding tupunin. Bakit? Ito ay bahagi sa kautusan ng Diyos at ang sabi ng Diyos, kung ako ay inyong iniibig, ay inyong tutuparin ang aking mga utos. So, kung kayo ay tunay na umiibig sa Diyos, hindi kayo sumasamba ng ibang Diyos, hindi kayo nagkakaroon ng mga imahin, hindi ninyo ginagamit ang pangalan ng Diyos na walang kabuluhan, at kayo ay mangingilin sa araw ng Sabat, ang ikapitong araw ng buong Sanlinggo. Punta na naman tayo sa pag-ibig sa tao. Ayon, ang ikalimang utos, ano na doon? Igalang ang mga magulang, ang tatay at ang nanay. Pinatutupad, hindi. Pinatutupad. Ika-anim, huwag kayong pumatay. Pinatutupad. Huwag kayong mangalunya. Pinatutupad. Huwag kayong magnanakaw. Pinatutupad. Huwag kayong magsinungaling. Pinatutupad. Huwag kayong, what is COVID? Huwag pong iimbutin ang inyong, ang asawa ng inyong kapitbahay at kahit anong bagay na hindi sa inyo, ay huwag ninyong iimbutin. Yan, pinatutupan lahat, mga kapatid. Ito ay utos, prinsipyo na nanatiling matibay kahit hanggang sa magkailan pa man. Kaya kung tunay kanyong na umiibig sa inyong kapwa-tao, yun ay inyong susundin. Ngunit, bagaman ang kautusan binigay ng Diyos doon sa tuktok ng bundok ng Sinai at ito ay banal at makatuwiran, ngunit at ang sabi ng Panginoong Jesus nang siya ay pumarito na hindi siya pumarito upang sirain ang kautusan, ang sabi ng iba, pagdating ni Kristo, wala na. Ubus na, tapos na ang kautusan. Ngunit anong pahayag, paliwanag ni Kristo? Huwag ninyong isipin ako'y naparito upang sirahin ang kautusan o ang mga propeta. Sapagkat katotohanan sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mga wala ang langit at ang lupa, ang isang tuldok o isang kudlit sa anumang paraan ay hindi mawawala sa kautusan. Manatili yan, mga kapatid. Kaya ang sino mang sumuway sa isa sa kaliit-liitan ng mga utos na ito at ituro na gayon sa mga tao ay tatawaging kaliit-liitan sa kaharian ng langit. Tatapuan, ang sino mang gumanap at tumuro, ituro, ito'y tatawaging dakila sa kaharian ng langit. Mga kapatid, sabi ni Kristo, hindi siya pumarito upang sirain ang kautusan, kundi ipakita ang tunay, ang totoong pagtupad ng mga kautusan ito. At ano ang kanyang dagdag? Versikulo 20, sapagkat sinasabi ko sa inyo na kung hindi hihigit ang inyong katuwiran sa katuwiran ng mga eskriba at mga parisiyo, alam ninyo, napaka-stricto ang mga eskriba at parisiyo. Basta kautusan ang pag-usapan,
sa hanggang sa pinakahuling titik ay tinutupad nila, sinusunod nila ang kautusan. Ngunit anong sabi ng Panginoong Jesus? Sinasabi ko sa inyo na kung hindi hihigit ang inyong katuwiran sa katuwiran ng mga eskriba at mga parisiyo, sa anumang paraan ay hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, kung ang pagtupad ng eskriba at parisiyo ay napaka-istrikto hanggang sa kinapahulihang titik ay kanilang tinupad, at sabi ng Panginoon, kailangan ay hihigit pa doon ang ating pagsunod sa kautusan ng Diyos. We have to what? Unless your righteousness shall exceed the righteousness of the scribes and Pharisees, Jesus said, you cannot enter the kingdom of heaven. Aba, delikado mga kapatid. Ngunit ito, at sabi ni San Pablo, ang kautusan ay banal, matuwid, at mabuti. Ngunit, bagamat ito ang kagandahan ng kautusan ng Diyos, ang utos, ang kautusan ay walang kapangyarihan sa pagligtas at pagpatawad sa atin. Ito ang ating tanda. Kapatid, ang inyong pagsunod, pagtupad sa utos ng Diyos tungkol sa araw ng Sabat ay hindi makaliligtas sa inyo. Our obedience to the commandments of God will not save us. That is what the Bible says. Kaya wag ninyo sabihin, tutupanin ko ang kalooban ng Diyos, tutupanin ko ang kautusan upang ako ay maligtas. Mali. Bakit? Ang taong hindi ligtas ay hindi makatutupan sa tunay na pagtutupad sa kautusan ng Diyos. Bakit? Ang taong hindi ligtas, ang taong makasalanan ay kaaway ng Diyos, is enmity against God. So he cannot keep the commandments of God. And once a person tries his best to keep the commandments of God in order to be saved, he is keeping the commandments with a wrong motive. Bakit? At narito, ang pahayag, ang paliwanag ni San Pablo, Roma 3:20, sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan ay walang laman na aaring ganap. At sa Galatia 3:11, maliwanag nga na sino man ay hindi inaaring ganap sa kautusan sa harapan ng Diyos. Kaya hindi natin tinutupad ang utos ng Diyos upang tayo ay maligtas. Bakit tinutupad natin? Kung ito naman ay hindi makakaligtas sa atin, bakit? Dahil sa tayo ay ligtas na. At dahil sa tayo ay ligtas na, mahal natin, iniibig natin ng Panginoon, at ang sabi ng Panginoon Jesus, kung ako ay inyong iniibig, ay inyong tutuparin ang aking mga utos. So kung tunay kayong nakaranas sa kaligtasan ng Diyos, ay inyong tutuparin ang buong kautusan ng Diyos. Hindi natin tinutupad ang utos upang tayo ay mailigtas. Ibig sabihin, kung hindi nakakaligtas ang pagtupad sa kautusan ng Diyos, mga kapatid, ano kaya ang function? What is function? Ano ang gawain ng kautusan? Ano ang layunin? Ano ang tungkulin ng kautusan, mga kapatid? Ito, ang Biblia ay may paliwanag. Sapagkat, sa pamamagitan ng kautusan ay ang pagkakilala ng kasalanan. Bakit alam mo na kayo ay naging sinungaling? Pag kayo ay nagsabi ng hindi totoo, bakit alam ninyo na kayo ay naging sinungaling? Dahil sa ang utos ay nagsabi, huwag kayong magsinungaling. At kung nagsabi kayo ng hindi totoo, kayo ay nagsinungaling. Ayan! Paano natin alaman? Dahil sa kautusan, ang sabi ng Biblia,
sa pamamagitan ng kautusan ay ang pagkakilala ng kasalanan. Okay. Ano pang pangsyon? Ang kautusan ng Diyos, mga kapatid, ay tulad ng isang salamin. Ang salamin ba? Pagharap mo sa salamin, makita ninyo ang inyong sarili. May dumi, may... May dumi ang inyong mukha. Kukuha ka na ng salamin. Pagkuha mo ng salamin, matatanggal ba yung dumi sa inyong mukha? Hindi. Bakit? Ang salamin ay hindi nakakaalis ng dumi sa mukha. Nagpapakita lamang, yun ang gawain ng kautusan. Pinapakilala tayo na tayo ay may dumi. Tayo ay may kasalanan. Ang salamin ay hindi pwedeng maglinis ng ating o magtanggal, magalis ng ating kasalanan. Saan tayo pupunta? Ito ang sabi ni San Pablo, Galatia 3:24. Ano ba ang kautusan ay siyang naging ano? Tagapagturo natin upang ihatid tayo kay kanino? Si Kristo ang nakakapatawad sa ating mga kasalanan. Kaya, nung nakita natin ang ating sarili, mga kapatid, nakita natin sa harap ng salamin, meron tayong kasalanan, saan tayo pupunta upang mapatawad tayo? Upang malinis na tayo? Ang salamin, ang kautusan ay siyang naging tagapagturo natin upang ihatid tayo kay Kristo, upang tayo ay aaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Ayan! Paano tayo aaring ganap, mga kapatid? Sa pagtupad ba ng kautusan? Anong sabi ni San Pablo? Upang tayo ay aaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi sa pagtutupad ng kautusan. Ang kautusan ay walang kapangyarihan. It is impotent to see. It is impotent to forgive because it is not the Savior. So the first principle in our spiritual love affair is the law of Jesus cannot save. It is impotent to save. In fact, our sinful human nature would find it impossible to obey God perfectly enough to merit salvation. Bakit? Ano ang sabi ng Diyos tungkol sa ating katuwiran, mga kapatid? Ang ating katuwiran, our righteousness is what? Is as filthy rags. Ang ating katuwiran, mga kapatid, the best, ang pinakamabuti nating katuwiran, ano daw ang sabi ng Biblia? Ay tulad ng isang basahang marumi. Basahan na, marumi pa. Pero pag, anong pumapasok sa inyong isip pag basahan ang iyong pinag-usapan? Basta basahan, marumi yan. Kahit bagong labaw. Basta basahan, marumi yan. Ang ating katuwiran, sabi ng Biblia, ay parang isang basahang marumi. That is the best of our righteousness. So it cannot save us. We cannot keep the law. The second principle, the principle of omnipotence, ito naman ay ang kasalukan. Ang kautusan, mga kapatid, ay walang kapangyarihang magligtas. Ngunit mayroong isa na may kapangyarihan at ang buong kapangyarihan ay nasa kanya. Since we cannot save ourselves, Jesus died to save us. Okay? On the cross of Calvary, Christ suffered, bled, and died for every human being who has lived, is living, and will live on planet Earth. He experienced the death that was ours, so we might enjoy the eternal life that is His. Bakit, mga kapatid? Ito ang napakagandang talata para sa akin sa buong Biblia. San Juan 3:16, ano ang sabi ng Panginoong Hesus? Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan. Dahil sa kanyang pag-ibig, dahil sa kanyang pagsinta sa sanlibutan, anong kanyang ginawa? Ibinagay niya ang kanyang bugtong nanak
upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi ano? Magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kapatid, kaibigan, palitan ninyo itong salita. Palitan nga ninyo itong salita na sino man. Whoever. Sapagkat kayo na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang buktong nanang upang kung si Alberto Gurpan Jr. ay sa kanya'y sumampalataya, lagay niya yung pangalan dyan. Sa halip na sino man ang inyong pangalan. Kung kayo ay sumampalataya, ay kayo ay hindi mapahama. Kundi ano mangyari? Magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaninong kapangyarihan? Kay Kristo. Paano natin maging atin yung kapangyarihan na yun? Sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. At yun ay tinatawag na biyaya. Biyaya. And it is omnipotent, for it is capable of saving anyone in any place at any time. The second principle of this spiritual love affair is the principle of omnipotence. God's grace, ang biyaya ng Diyos, ay may buong kapangyarihan upang kayo ay iligtas. At ang biyaya ng Diyos, mga kapatid, ay walang bayad. Libre. Napakaganda. Paano natin matamo ang kaligtasan na naging atin sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos? Sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi sa pagtupad ng kautusan, kundi sa pananampalataya. It is omnipotent to say, it declares that the grace of Jesus Christ saves us. And this is the very heart of the gospel. Ano ang sabi ng Biblia? Romans 3:24, being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. For by grace, ito mga kapatid, dahil sa biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa ating sariling gawa. Ito ay regalo ng Diyos. Ang kaligtasan pala ay regalo. Pag regalo, kayo ba ay magtrabaho upang makatanggap ng regalo? Hindi. Bakit? Kung magtrabaho muna bago mabigyan, hindi na yan regalo. Ha? Ano na yan? Bayan. Ito, illustration. Meron akong maliit na pera dito. Oh. Naisipan kong magbigay ng 500 piso ngayong gabi. Sinong naniniwala na ako ay magbibigay ng 500 piso? Ang may tiwala, anong gagawin ninyo? Ha? Kayo ba ay may tiwala kay Pastor Gurman? Kung kayo ay naniniwala na ay bibigay ko ito, anong gagawin ninyo? Ha? Oh. Sinong naniniwala, tunay na naniwala, na si Pastor Gurman ay magbibigay ng 500 piso? Ha? Kung kayo naniniwala, ay anong gagawin ninyo? Ha? Oh, pero ako'y narito. So anong gagawin mo? Ha? Oh. Ha? Kayo ba talagang naniniwala na ibigay ko ito sa inyo? Ha? Ha? Naniniwala pa kayo? Sige, sagot. Gusto niyo to? Ha? Ay, hindi nila gusto eh. Yung talagang naniniwala. Ha?
Tagal na ni wala kayo kapatid. Ha? Oh. Ha? Ay, kayo ang nagdududa. Siya ba ay nagtrabaho para kay Pastor Gulpan upang makatanggap ng limandaan? Ha? Wala. Ano ang kanyang ginawa? Siya ay naniniwala sa akin na ako ay magbibigay. Yun po, mga kapatid, ang gift, regalo ng Diyos. At yun ang ating kaligtasan. Yun ay bunga ng tinatawag na biyaya. Yun ang ibig sabihin ng biyaya. God's grace is omnipotent because it takes care of every past sin, every present mistake, and all future transgression. Should anyone stand at heaven's gate and be asked to give a reason to be let in, only one answer will suffice. Ano lang ang sagot? Ang dugo ni Kristo, mga kapatid. So, the second principle. The first principle is the principle of what? Impotence. Ang kautusan ay walang kapangyarihan upang tayo ay mailigtas o patawarin sa ating mga kasalanan. Mailigtas galing sa ating pagkakasala o kaya patawarin sa ating mga kasalanan. Walang kapangyarihan ang kautusan. Ngunit, ang biyaya ng Diyos, ang dugo ni Kristo ay sapat at may buong kapangyarihan upang tayo ay mapatawad at maligtas. Paano lamang natin tatanggapin? Sa pamamagitan ng pananampalataya. Tanda natin yung kapatid, hindi sa pagtupad ng kautusan ng Diyos. Hindi sa pagtupad, kundi sa pananampalataya. Ano ang sabi ni Santiago? Santiago 2:14. What good is it, my brothers, if a man claims to have faith but has no deeds? Can such faith save him? Ang ating pagtangka sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya, mga kapatid, ay may kailangan palang bunga. May resulta. Nung tinanggap natin ang kapatawaran ng Diyos, ano ang susunod? Patuloy pa ba tayong magkasala? Patuloy pa ba tayong gumawa ng masama? Hindi na. Ang resulta, tayo ay magiging ano? Gagawa na tayo ng mabuti. Susunod na tayo sa kalooban ng Diyos. Bakit? Ano man ang mabuti, what good it is, my brother, kung ako ay aking tinanggap ang pananampalataya, kung hindi ko ito sinasamahan ng magandang gawa, ng mabuting gawa. Yun ang sabi ni San Pablo. Can such faith save him? Yung bang klaseng pananampalataya ay makakaligtas sa inyo? Hindi. Kailangan pala, tulad ng ginawa ng ating kapatid. Siya ay naniwala ako'y magbibigay ng pera. Anong kanyang ginawa? Lumapit siya at kanyang tinanggap. Yun po ang ating kaligtasan. That is the consequence. You have to act. You don't only say, well, ako'y gutom, ito ang mayamas, sana mahulog. Kailangan ay abutin at ilagay mo sa inyong bibig kainin upang malutas ng gutom. Ganon din po ang resulta sa ating pagtanggap sa kaligtasan idinudulot sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang biyaya. James is saying that a man who claims to have received grace through faith but does not produce the works of the law must have received a counterfeit grace that does not save. So James 2:15 and 17 says that true saving faith, ang tunay na pananampalataya na nakakapagligtas sa atin, ay sinasamahan ng aksyon. Sinasamahan ng kilos, mga kapatid. Okay? Ngayon, grace never stands alone. She always has law beside her. While she possesses omnipotence, grace has a consequence. Ayan. When one is saved by the grace of Jesus, he must obey the law of Jesus. Sa panahon na ang isang tao
ay naligtas sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya sa biyaya na pinakita ng Diyos sa kay Kristo, ano ang kanyang sunod na gawain? Ay kanyang tutuparin ang mga kautusan ni Kristo. Consequence, the third principle of the spiritual love relationship states that where there is grace, there is love. And then, the fourth principle is the principle of agreement. Sila mga kapatid, hindi ito sila magkakasalungat. Hindi ito sila magkaaway. Ang kautusan ng Diyos at ang biyaya ng Diyos ay hindi kaaway. Ngunit sila ay nagkakaisa. The Apostle Paul taught this very truth over and over again. After declaring that man is justified, nang sinabi ni San Pablo na ang tao ay aaring ganap lamang sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa pamamagitan ng gawa ng kautusan sa Roma 3:28, siya ay nagpatuloy. Sa Roma 3:31, ano ang sabi ni San Pablo? Do we then... Ano ang sabi ni San Pablo, mga kapatid? Sa Roma 3:31, do we then nullify the law by this faith? Not at all. Meron ba kayong Tagalog dyan? Hindi namin natapos kasi maglagay ng Tagalog na versikulo na kinapos kami ng oras kanina. Buong araw kasi nag-meeting kami. Roma 3:31. Basahin natin. Yan. Natakulay pa ito. Niwawalang kaya nating kabuluhan ang kautusan sa pamamagitan ng pananampalataya? Ano sagot ni San Pablo? Huwag nawang mangyari. Kundi ano ang ginagawa? Pinagtitibay pa nga natin ang kautusan. Ibig sabihin, mga kapatid, kung kayo ay tunay na nananampalataya sa Panginoon, ay hindi niyo sasabihin, wala na yung kwenta yung utos. Hindi na kailangan niyang utos. Hindi na kailangan niyang pagpangilin sa araw ng Sabat. Hindi na pwede ko nang nakawin yung kapayas ng aking kapitbahay. Yung ba, pwede ba yan? Hindi. Ano daw dito? Huwag nawang mangyari, kundi pinagtitibay pa nga natin ang kautusan. Mga kapatid, ito ang bunga, consequence of being saved by grace through faith in Jesus. There is an agreement. While affirming that we are saved by grace through faith, not by works, in Ephesians 2:8-9, bagamat sabi ni San Pablo na ang ating kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa ating gawa, sa 8 at 9 ng Episo 2, sa talatang 10, ano ang sabi niya? We are created in Christ Jesus to what? Do good works which God prepared in advance for us to do. So, tayo ay niligtas ng Diyos. Pinatawad sa lahat nating mga pagkakasala upang tayo ay aaring ganap at maging matuwid at susundin natin, gagawin na natin ang mga gawaing mabuti na inihanda ni Kristo sa pamamagitan ng pinakita niya sa kanyang kalooban sa pamamagitan ng kautusan. Mga kapatid, maliwanag. For it is not those who hear the law, hindi lamang ang nakikinig tungkol sa kautusan ay isipin matuwid sa paningin ng Diyos, kundi sila na mga sumusunod sa mga utos, sila ay aariing ganap. Roma 2:13. We need to keep in mind, however, obedience to the law is not a precedence, but
rather a consequence of salvation by grace. We obey, tayo ay tumutupad, hindi upang tayo ay iligtas, kundi dahil sa tayo ay nailigtas na. Okay? Such obedience, at itong ating pagtupad ngayon ay tinatawag na Roma, sa Roma 16:26, itong ating pagtupad ay ang pagtupad ng pananampalataya. The obedience of faith, the obedience na ang pagtupad na galing sa ating pananampalataya, Roma 1:5. Yan, mga kapatid, mahinaw ang sabi ng Biblia at ang sabi ng Panginoong Hesus. Kung ako ay inyong iniibig, ay inyong tutuparin ang aking mga utusan, mga utos. Okay, ito. Summary. Sana kung may mga kabataan ko tayo nasabihan kanina, ito sana papatayong ko dito. Pero ito na. Merong preacher, may nangangaral. Ano ang kanyang pinangangaral? Ay ang Ebanghelyo. Ano yung Ebanghelyo? Na si Kristo Jesus ay ang ating tagapagligtas. Bakit merong tagapagligtas na si Kristo Jesus? Dahil sa biyaya ng Diyos. Bakit nangangailangan ng biyaya? Dahil sa may isang makasalanan. Bakit merong makasalanan? Dahil sa kanyang nilabang ang kautusan. So, pito mga kapatid. May nangangaral. Ano kanyang pinangangaral? Ang Ebanghelyo. At ano yung Ebanghelyo? Ay tungkol kay Kristo Jesus na tagapagligtas. Bakit merong tagapagligtas? Dahil sa ito ay biyaya ng Diyos sa makasalanan, hindi makaligtas at makapatawad sa kanyang sarili. At bakit merong makasalanan? Dahil sa kanyang nilabag. Ano ang kanyang nilabag? Ang utos. May kautusan na nilabag ng makasalanan na hindi pwedeng magligtas sa kanyang sarili, kaya binigay ng Diyos ang kanyang biyaya sa pamamagitan kay Kristo Jesus na naging ating tagapagligtas, na ito ang nagiging Ebanghelyo na ngayon ay pinangangaral ng mga ngaral. Ha? Dahil may mga ngaral, anong kanyang pinangangaral? Ebanghelyo. Sino yung Ebanghelyo? Si Kristo. Sino yun? Biyaya ng Diyos. Bakit nangailan ng biyaya? Dahil sa may merong makasalanan. Bakit makasalanan? Siya ay lumabag. Anong kanyang nilabag? Utos. Kung walang utos, walang lalabag eh. Kung walang lalabag eh, walang makasalanan. Kung walang makasalanan, walang nangangailangan ng biyaya. Kung walang nangangailangan ng biyaya, ha? Wala nang kailangan si Kristo. Eh kung walang Kristo, walang Ebanghelyo. Ano na lang matitira? Ang mga ngaral na walang Ebanghelyo. Kaya, walain na lang din natin lahat. Mga kapatid, you cannot separate law and grace. We are saved by grace through faith. So that we are going to do good works that Jesus has prepared for us to do. Ano ang gagawin ng Panginoon? Pagkatapos natin tinanggap ang kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya, ano ang pangako ng Diyos? I will show you my faith sa ayon kay Santiago. I will show you my faith by what I do. St. James declares, if we say we believe, it is not shown through our word. Our faith is like that of, abay, delikado. Ang pananampalataya pala, kaibigan, kapatid, na hindi natin pinagsasamahan ng kilos o gawa sa mabuting gawa, ano raw, ay pananampalataya na tulad sa Diablo. Delikado. Delikado. Okay, so now, law and grace are inseparable sweethearts, as inseparable as the body and the spirit. Three times in one chapter, the inspired writer repeats, faith without works is dead. Works is not a means of salvation,
But once a person is saved, he will show it by his word. It is manifested, testified by his word. So if we kill law, we will need to build two caskets for these sweethearts are inseparable. Jesus said, if you love me, keep my commandments. Ngayong gabi, mga kapatid, ano ang inyong sagot? Ano ang inyong tugon nitong ating napag-aral? Masyadong napakahalaga. Alam na natin, dapat sundin ang kautusan ng Diyos. Ang kautusan ng Diyos ay kasama na doon ang pangilin sa alam ng Sabat at lahat ng sampung mga utos. Tayo ay iniligtas sa dugo ni Kristo. Ito ay pagpakita ng biyaya ng Panginoon sa atin at dapat natin tanggapin sa pamamagitan ng pananampalataya. Ngayong gabi, nais kong baguhin ang aking pangako sa Panginoon na sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan at sa pamamagitan ng gawa ng banal na Espiritu sa aking buhay, ako ay manatiling ligtas at maging masunurin sa kanyang totosan. Meron ba dito ngayong gabi ang nais sumama sa akin sa ganong pasya? Inyo bang tanggapin si Kristo bilang inyong tagapagligtas? Tanggapin ang kapatawaran sa inyong mga pagkakasala at mangako sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan na inyong tutuparin ang kanyang kalooban na pinapakita niya sa pamamagitan ng kanyang kautusan. Kung meron, kayo ay aking inanyayahan na tumayo kasama sa akin at magkaroon tayo ng isang special na panalangin. Is there anyone who would like to join me in saying to the Lord, Lord, I want to obey you. I want to love you. You have saved me by your grace. Now I want to respond to your love. I want to be obedient to you, not because I want to be saved, but because you have saved me. Thank you so much, brethren. Thank you so much. Let us bow our heads. Our gracious Lord, kind and loving Heavenly Father, thank you so much for the gift of salvation. Thank you so much, dear Lord, for Jesus Christ, your Son, who died on the cross of Calvary. Thank you for the manifestation of your grace. Loving Father, we thank you for the message that we prepared this evening. Thank you for saving us freely. Lord, it is our prayer that by your grace, through your power, make us faithful to you, make us loyal to you, make us obedient to you, obedient to your will, even as you have promised that you will write your law in our hearts in order for us to be able to be reminded all the time of our responsibility, of our way of expressing our love and our appreciation to you for the great salvation that you have made possible through the death of your Son, Jesus Christ, which we have accepted by faith. Loving God, thank you for these brothers and sisters. There are those of them who have stood for the first time, dear Lord, accepting, manifesting publicly their acceptance of the great salvation of Jesus Christ. We pray that you will strengthen this decision, O God, and help us all by your grace to be true and faithful to you, to be loyal to you, and to be obedient to your will. And finally, Lord, when thou shalt come, may we find ourselves ready, not because of our own good works, not because of our own efforts, but because of the power that is made possible in us through the presence of the Holy Spirit. Be with us as we separate one pamanan tonight. Thank you, Lord, for hearing our prayers. Thank you for forgiving our sins. We pray in Jesus' name. Amen. Let us remain standing as we sing our closing song. I am so glad I am a part of the family of God. Okay? Ngayon, maligaya na tayo, kapatid. Tuwang-tuwa na tayo. Bakit? Tayo ay masaya. Dahil sa tayo ay naging bahagi na ngayon sa pamilya ng Diyos. Okay? I'm so glad. I'm so glad I'm I'm
Paksa ay tungkol sa pera. Ang paggamit ng pera. Kadalasan, ang misunderstanding ng mag-asawa ay dahil sa pera. Bukas ay ating alamin ang prinsipyo galing sa banal na kasulatan kung paano natin i-manage ang pera o ang kayamanan na ibinigay sa Diyos, ng Diyos sa atin. Magandang gabi at good night everyone.